Tayo po ay sumandaling magkwentuhan regarding angels. Napakahalaga po nito dahil ito po na o-overlook, hindi napapansin. Ang alam lang po natin, yung angel, yung mga nakikita natin sa mga kalendaryo, yung mga figurines, ano, yung mga tipong ganyan. But napakalayo po naman ngayon kung susuriin natin ang salita ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, tignan po natin ang definition ng angel dito po sa Google. Ito po ang ibinigay na resulta sa akin. The word angel in the Bible is translated from the Hebrew word malak. Ayan, sa Hebrew pala malak. And the Greek word angelos, both meaning messenger. Yes, messenger. God sends angels to warn, comfort, and guide people by communicating His messages to them. Okay, tingnan po natin muna. Ang unang purpose po ng angel ay magbigay ng warning. Makikita po natin yan. Bago isilang si Samson, may warning, di ba? Bago isilang ang Panginoong Jesus, may warning. Okay, so si Joseph, nung si Mary ay nagdesisyon siyang iwanan, pinadala ng Panginoon si Gabriel para iwan si Joseph na ganito ganyan dapat mong gawin, huwag mo siyang iiwanan, pakasalan mo siya kasi yung baby na nasa sinapupunan niya ay anak ng Panginoon. Okay, so ito po ay nangyari dyan. Tapos nung si Jesus ay baby pa, binigyan uli ng warning ni Gabriel sino? Si Joseph na dali na mag-ina sa Egypt. May mga tipong ganyan po. Ayan, makikita po natin yan. Pero bihira po nating marinig, ano po ba ang appearance ng isang angel? Ano po ba ang itsura o aura ng isang anghel? Sa Ezekiel po, may binanggit po dito, pero walang binabanggit na may pakpak. Sabi niya, ang appearance parang tao. Okay? Pero malaki. Yes, malaki po talaga ang anghel. Gano'ng kalaki, magugulat po kayo sa kwento ko mamaya. Kasi you know what, sa atin pong pananampalatayang Christianity, naniniwala po tayo na ang mga anghel po ay nandito lang po sa ating paligid. Hindi po natin sila makikita. Okay? Pero ang mga anghel po ay totoo. At naniniwala po ako, bawat isa po sa atin ay pinagkalooban ng Panginoong Jesucristo ng kanya-kanyang guardian angels. Kaya tayo po may mga anghel de la guardia po ang bawat isa po sa atin. Okay? Hindi ko po alam kung gano'ng karami, pero may nagsabi rin po marami. Ganun pa man, maraming nagbabantay na anghel sa mga mananampalataya. We are protected. Remember si Jesus, nung siya po ay nananalangin sa Gethsemane, kinomfort siya ng angel nung pawisan siya ng dugo. Ganun po ibig kong sabihin. Tayo po ay kinocomfort din ng mga anghel, hindi lang po natin nakikita. Kung babasahin mo ang Salmo 91, sabi niya, para ang iyong paa hindi madalusdos o hindi tawag dito, hindi ka masugatan sa bato na matutulis. So ibig sabihin doon pa lang po, protected tayo ng Panginoong Jesucristo. Pero may mga pinapadala siya. Ibig bang sabihin, hindi kaya ni Lord Jesus na magpadala, na i-protect tayo? Of course, kaya po niya. Pero ang mga angels po ay talagang ginawa po niya o create po niya para sa purpose na yan. Okay? May isa po tayong iklaklaro po dito. Ang mga taong namamatay, okay? Halimbawa, namatay yung bata. Tapos sasabihin, pag namatay doon, magiging angel. Kalokohan po yun. Hindi po yun totoo. At yung mga anghel, hindi rin nagiging tao. Pwede nilang gayahin ang anyo ng tao, but hindi po sila pwedeng maging tao na parang humans. Si Jesus lang po ang naging tao. Kasi siya po, si Jesus po, hindi po siya angel. Si Jesus po ay Diyos. Kaya ang anghel, wala pong kakayanan na maging tao. Tandaan po ninyo yan. Si Jesus lang po ang naging tao sapagkat si Jesus po ay Diyos. Hindi po siya angel. Tandaan po ninyo yan, ha? Ano po? At ngayon, pag yun namatay daw, mabait ka, magiging anghel ka, di ba? Yung mga palabas sa TV, nakikita natin sa YouTube, ng mga palabas, sa Netflix, makikita po ninyo dahil mabait, magkakaroon daw ng halo, nakapalibot sa ulo, may pakpak. Wherein sa Bible, maniniwala po ba kayo,
walang pakpak ang anghel. Okay. Isa po itong kwento ng amin pong parang mother. Mother-madera na po namin siya bilang mananampalataya. Ang tatay, ang asawa po niya ay parang tatay-tataya na po namin sa faith. You know what I mean? Pag meron kang tatay sa faith, may nanay ka sa faith, ito ay yung mga tao na tumulong sa iyo sa paglago mo, sa spiritual mo o sa relasyon mo sa Panginoong Hesukristo. Okay, ito po yung mga tao na ginamit ng Panginoong Hesukristo para kami po ay magkaroon ng venue, no, sa mga Bible studies, nagsusuporta po sa amin during those good old years. Okay, may kwento po itong mag-asawang ito, itong parang mami-mami namin at daddy-daddy namin, ano. Talaga pong nangyari, sapagkat sila po during that night, hindi po sila makatulog. At yung parang itong asawa po niya, itong babae po, ay may desire po talagang makakita ng mga anghel. Sapagkat madalas niyang nababasa, especially yung sa Ezekiel nabasa niya, nagkaroon po siya ng desire. Lord, kung papakita mo sa akin ang anghel, maski isa lang po, minsan lang po, masaya na ako. So, ilang ulit na rin niyang hinihiling ito sa mahal na Panginoong Hesukristo. Until one night, ito na nga po, hindi po sila makatulog. Sila po mag-asawa ay nagpre-pray. Lumabas po sila sa labas dahil ang between, napakaraming between at ang buwan nakatirik. Ang ganda, hindi po ba maganda ang ganong, ang tawag dito, maganda ang ganong panahon, especially pag gabi. Walang clouds, ibig sabihin kita mo yung between, mga between, at kitang-kita mo rin maging ang buwan. Pagkatapos, sa kanila pong pananalangin, nananalangin sila, Lord, ito na po, Lord. Gusto po namin makakita ng angel. Ipakita mo po sa akin, sabi po nung babae. Magtaka yung daddy-daddy namin, napatingin daw sa kanyang asawa. Sigurado ka? Gusto mo makakita? Oo. Kanyang yon. And then, together, nag-pray sila. And then, nung nag-usap sila, sige, sabay nating itaas ang ating mga ulo. And then, they look up. At nagulat po sila sa kanilang nakita. Actually, nagulat din po kami ng ikwento po sa amin. Medyo na nagbago yung pananaw ko kung anong itsura ng mga anghel. Malaki pa po sa higante. Sabi ko, mami, paano po gano'ng malaki sa higante? Parang isang malaking building sa Makati, ang isang anghel. Ganun po kalaki. Nagulat daw sila. Tapos nagulat din yung babae. Daddy, nakita mo rin kanya, sa asawa niya. Oo. At simula no, nang hiling na nila, Lord, ayaw na po namin makakita kahit kailan. Ayaw na po namin makakita kahit kailan. Ito pong mag-asawang ito, ang dami pong supernatural na kwento. Pero yung iba po, hindi ko po pwedeng ikwento rito kasi napaka-personal po no, na pinagkatiwala lang po sa amin. Kasi baka pag ikwento ko po sa inyo, ma-offend yung ibang pananampalataya. Kasi may kinalaman po sa ibang faith o practices ng ibang faith yung mga supernatural na nangyari. Pero ito po sa tingin ko ang pinakamabigat. Sabi ko, wow! Ang angel pala ay parang building ang nakita niya at ang itsura daw, malaki ang katawan, may parang may muscle at tumingin din daw sa kanila na ang itsura ng mukha parang hindi mapaliwanag, parang scary. Scary. And then, pinaliwanag ng isang mangaral ng Panginoon na, oo, scary kasi tinatakot ng mga angel ang devil. So, ayun ang itsura nila. Parang building na malaki. Yes! Sabi nung mangaral ng Panginoon, mas malaki pa yung iba doon. At imaginein po ninyo to, parang building na malaki. Let's say, yung pinakamataas na building dyan sa Makati. Tapos, ilang ganun yan? Sa air, nandyan silang lahat. We are protected by them. Thank you, Jesus. Iyan po talaga ang ano ng angel. May nagsabi na rin po sa akin yan, pinaliwanag ayon sa pag-aaral ng mga angel. Well, hindi po ako expert sa pag-aaral ng mga angel. But I think meron pong urgency. Bakit ko po ito sinabi sa inyo? Para yung mga maling perception natin regarding angels ay atin pong maikorek. So ito po ang nai-imagine ko.
pagdating sa angel, parang building na malaki, isang angel lang yon. Sabi ko nga po, tita may pakpak, wala. Malaki ang mga muscle niya. May dala siyang parang taba. Kaya natakot nga raw sila mag-asawa. Natakot sila mag-asawa na makita nila. Totoo po ang mga supernatural things. I don't think mag-a-agree lahat sa akin dito. Kasi ito kwento lang po sa amin. At ako bilang isang mananampalataya, mananampalataya rin nagkwento, I believe them. Dahil ang dami na po mga mysterious things na nangyari sa kanila, including exorcism. Kaya hindi po natin mapapasubalian yung mga supernatural things. I believe in supernatural things. Hindi po ako cessationist. Yung mga cessationist na Kristiyano, tapos na raw lahat ng miracles, sabi nila. Well, hindi po totoo yun. Up to now, may miracles. At yung mga angels, ito pa po ang sabi ng isang mangaral ng Panginoon. Kung hihilingin mo sa Panginoon, itong sabihin ko po sa inyo ha, sana kung makakita po kayo, mag-comment kayo, alam po ba ninyo na pwede niyo raw pong hilingin sa Lord Jesus? You can ask the Lord Jesus na makakita kayo ng angel. Pero nung kwento ni mami, ng mami-mami at daddy-daddy namin sa amin sa faith, no? Hindi na po ako humiling. Baka nervousin pa po tayo. Wag na lang po. Okay? So, yun lang po ang gusto ko pong sabihin. So, sana yung maling perception na pag namatay daw ang bata, magiging anghel, babae ang anghel, na hindi po. Ang mga angels po lalaki. Walang babaeng angels. At yan, yung singlaki ng building na yan, na angel, mangangaral po yan pagdating ng Great Tribulation. Ayan na, kaya marami makakakilala kay Jesus during the tribulation and the Great Tribulation. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, at exciting po talaga dito kasi marami po tayong baon na kwento sa mga kapwa mananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo, mapag-uusapan po natin dito. At hindi ko naman po sasabihin na, uy, paniwalaan yung sinasabi ko. Uy, ganito ganyan. Uy, dapat ganun din paniwalaan. Oh no, I will not persuade anyone to believe. Okay? Anything na sinabi ko. But, subukan po nga ninyo. Lord, gusto po na yung makakita ng anghel. Hilingin nyo po. Malay ninyo, di po ba? At kung nakakita po kayo, kasi ako naniniwala ako, pag hihiling kayo, makakakita po kayo. I-comment naman po ninyo rito. Ako, ang supernatural po sa buhay ko, yung pananaginip po ng rapture, Friday po yun. Pagkatapos, after one week na naman, nanaginip na naman ako ng tungkol doon. Tungkol na naman doon sa muling pagparito ng Panginoon. After 1 week, di po ba, na-vlog ko po yan. Ayan po ang mga supernatural sa akin, pero sa panaginip. Pero ito po, totoong-totoo. Talagang pagtingin nila, yan po. So, iba-iba po ang manifestation ng supernaturals. Huwag nating mamaliitin ng supernaturals. Nangyayari po yan. Okay? Subscribe na po kayo. Click yung notification bell so that YouTube itself will notify you kung kailan tayo may mga videos na gaya nito. And I hope subukan po ninyo yung sinabi ko. Ask the Lord na magpakita ng angels. Thank you, and Jesus truly loves us all.